magandang hapon sa lahat. Welcome everyone to the unboxing of Panasonic Fully Automatic Washing Machine NA-FD85X1HRM 8.5kg. Kaya tinanggal ko na siya sa box. Ayan yung box niya. Ang kasama nito is yung OR, instructional manual, and warranty card. So, itong washing machine na to, nabili ko nitong 6-6 Lazada sale, mounting to 15,950. Kaya ako nakasave ng ganun due to vouchers, and top-up siya, and 200 shipping lang to, to Batangas. Original price niya, kita niyo, is 22,199. So, ayan. Yung installation instruction niya. First, makikita niyo is remove yan. Yung packing base. So, natanggal na natin. Natanggal na natin at eto na yung packing base. Tanggal. Important na matanggal siya dahil nagkakos siya ng vibration at pwede makadamage sa unit niyo kaya mukhang nasa drying phase na siya. Balik tayo sa inclusion niya. Kasama niya inlet water hose at ikakabit sa washing machine. Itong white na may puting maliit na valve na tube. Then, itong gray ang sa tubig. So, bumili ako ng extra na adapter. So, hindi siya kasha sa gripo ko. Next is yung outlet or drain hose. So, ito yung panghigpit. Lalagyan natin siya sa ilalim. Papakita ko mamaya. Okay, kasama din mo yung board for anti-rot mesh. Tayo sa interior niya. Ito, turbo mixer. Dito yung para sa detergent, powder detergent, liquid, and softener. This side naman yung para sa bleach. Ito yung mga anti-lint filter. Yan, and yung tub. Washing options here. So this is an inverter with a feature of water bazooka, stain master, and yan. And new washing, mga washing modes niya, drying, dry level, and other features niya, which is like the tangle care, hindi masyadong lukot-lukot, and air dry, reset with child, lock and unlock. It has active foam system and auto tub clean. Ayun yung for maintenance nung tub natin. Okay, balik ko dito tayo sa exterior. So, ayun yung mga caution and warning na. Ayun yung siya yung adjustable length. Nakikita yung dalawa sa boto. Yung importante na stable siya. Iba sa atin na ilalagay ng platform or patungan. So, advisable na. Naka-stapled na lang siya sa ground. Mas firm siya sa ground kasi yung vibration niya pwede mag-cause ng damage or injury dun sa body or dun sa gumagamit. Okay. So, yung back portion niya. Punta tayo sa back portion ng washing machine. So, ito yung magiging water inlet natin. Ito natin itakabit yung water inlet hose na 1 meter. Ito yung specs niya. 230 volts at 60 hertz. So, capacity 0.5 medium.
Oh, itong screw na to. Gamitin natin yan pang install nitong anti-rat mesh. So, important na makeupin talaga natin to agad. Maiwasan natin yung mga damages due to rats. Ito naman yung outlet natin ng tubig palabas ng washing machine. So, halos 1 meter din yung haba niya, gaya ng pinakita ko kanina. Itong washing machine na to is 3-prong siya. May grounding. So, kung dalawa lang yung butas ng outlet ninyo, okay lang naman na bumili kayo ng adapter. As long as high quality, tsaka subok yung outlet na bibili ninyo. Ayan, bumili ako ng Omni na adapter. So, install na natin yung mga dapat ikapi. Next, itong anti-rat mesh natin ng bottom board. Then, ang drain hose natin. After setup, ready na siya. Put na sa water. Put na sa hose. Saksakan. First and first, let's turn this on. And this one. And dahil wala ako so, pili na ka ng settings, wash, rinse, spin, water level, then start. So, ayan siya.